nais ng mag-asawang Maricel at Augusto Purgatorio ng kaunting kaluwagan sa pagkakagipit dahil sa pagpapadialisis ng ina ng tatlong supling. Kapwa dating nagtitinda ng ulam, kanin at soft drinks ang mag-asawa sa ilalim ng flyover sa Ortigas. Ngunit ngayon, naubos na ang kanilang puhunan. Nakikitira lamang sina Augusto sa kanyang mga magulang sa Habson Site, Rosario, Pasig City. At para makarao sa araw-araw, nais ng mag-asawa na magkaroon ng puhunan para muling makapagtinda kahit sa tapat lamang ng kanilang tirahan. Tulong pinansyal din ang kanilang kailangan para makapagpadialisis si Maricel na ang halaga ay 3,200 pesos bawat session. Halagang hindi kayang tustusan dahil sa sitwasyon ng pamilya sa kasalukuyan. Nagpadala naman ng mensahe sa serbisyong bayanihan si Augusto at humiling ng kaunting tulong. Ano naging problema niya? Bakit siya dinadialisis? Sa kidney failure po siya, kuya. Kidney failure na siya? Lifetime dialysis na daw ba siya? Opo, kuya. Lifetime dialysis na po. Candidate ba siya for transplant o ano ang sabi ng doktor? Wala naman pong sinabi po sa amin, wala pong nag-base po sa amin na transplant. Wala din, pero, wala din, totoo ba na wala daw kayo ding PhilHealth? Wala po kuya, dalawa po kami mag-asawa. Bakit kayo walang PhilHealth? Wala po kami yung trabaho po kuya, parehas po kami. Vendors lang po kami sa ilalim ng tulay. Sa pakikipagbayanihan ng Members Church of God International o MCGI sa Perth, Australia, ay natugunan ang kailangang puhunan para makapagpundar ng tindahan at isang buwang pagpapadialisis si Maricel. Salamat po sa inyong participation. Grupo 6 dyan sa Church of God International Members in Perth, Australia. Salamat po sa inyong participation at malaking bagay din po ito dahil medyo talagang mahirap itong kalagayan ni Augusto at saka ni Maricel. At dahil walang PhilHealth membership ang mag-asawa, dagdag na tulong ng programa ni Kuya Daniel Rason ang pakikipag-ugnayan sa Philippine Health Insurance Corporation para maging miyembro ng ahensya ang mag-asawa at mabawasan ang gasto sa gamutan. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, Augusto, no? Una sa lahat, ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Ang pag-asa natin ay ang magagawa ng Diyos. Salamat sa Diyos at minsan pa ay nakapaghatid ng ngiti ang ating pagbabayanihan sa ating kapwang nangangailangan. Tayo'y lumingon sa ating paligid, marahil may kapwa tayong may tulong na kailangan. Ating iabot ang ating mga kamay at gumawa ng mabuti sa lahat.